Alright, so good evening, Jeffrey Algamasan again from IST Knowledge. So ngayon, itry muna natin kung gumagana ba yung pag-upload natin ng file. Okay, so Apple, Jeffrey Algamasan. Mail. So, doon natin hanap tayo ng picture. May picture dito. Wala. Ayun. So, insert natin. Okay, gumana. So, pag page, dapat meron ng file name dito. Nalalabas. At the same time, yung file na yan, dapat pupunta sa upload folder. Ayun o. May tanya. Ito yun o. Upload folder, yung file name, yun. Okay? So, makikita nyo rito yung file name na nakasave sa database. Okay. So, ngayon, ang papakita ko sa inyo tutorial natin ngayon bago ay kung paano mag-retrieve ng data sa database sa pamagitan ng papuntang page. Okay? So, tanggalin ko na to. Hindi ko na kailangan to. Ayan. So, pinakataas, dito, mag-create tayo ng variable na siguro pangalan natin siya sa retrieve. Yan, retrieve data. Restore data. And gamit tayo ng select query. Select natin lahat sa TBL information. Gagamit tayo ng order by para magkaroon lang tayo ng ano pa tawag din? Order kung ascending ba siya or descending. Ayan. Tapos re-retrieve lang natin yung data. So, query retrieve data. Ayan. Ngayon, sa pinakababa sa ating dito after ng tbody opening tags and closing tags yan dyan magkikreate tayo dito na kung saan kukunin natin yung magkikreate tayo ng query or ng page record sa kukunin natin yung data sa loob ng database pupunta sa page. Okay, create tayo ng page yan. Dito rin sa baba, mag-create tayo ng PHP. Ina-encapsulate lang natin sa kumbaga para kinakonkatenate natin yung HTML file or HTML tags sa PHP. Ayan. Una, create tayo ng variable para sa number. Bibilang siya. So, it's 1. Next, gagamit tayo ng while row, while loop, umuulan na. While loop, yung end tags, yung end script ng while, lipatan sa pinababa. Para mag-loop yan buong table or buong table row or table data. So, gamit tayo ng row. Kung natin yung ating query variable. Which is ito yun. Ayan. So, pamagitan ng fetch association or fetch as pinaliwanag ko na yun sa last tutorial natin. Ayan. So, dito, i-convert natin yung date from yung slash. Hindi ko lang kasi ito, short date from month or long date na tinatawag. Parang ganun. So, gamit tayo ng variable orig date. As to row. Ito, pinaliwanag ko na to kung saan nang galing to sa ating mga last tutorial. Ayan. Date time. New date time function. So, gumagamit tayo ng date time function ngayon. So, kung natin natin yung original date. Then, for, gamit tayo ng variable format date.
n sa ating variable date time, then format function. Ito, pasok natin format date year. After na yan, dito sa ating table row, magkikreate tayo ng mga table data na nakapalob sa page mo. Tatawagin na natin yung mga field names doon sa database natin. So, una, yung ating control or CTR para magkaroon na yung bilang yan, number 1. Oh, mali. Use near descending information ordered by descending ID. Ito lang ng ID. Kaya i-descend natin yung may ID. Oh, may mali pa rin. Syntax use near descending. Okay. Baliktad pala. Order by ID descending. Yeah. So, nakikita nyo, meron tayo number 1 dito. 1, 2, 3. E, tatlo yun. Bakit 1 yan? Dapat 1, 2, 3 yan. Kasi, nakalimutan ko maglagay sa pinakadulo ng incrementation. CTR++. Yan. Okay. So, tawagin natin yung database, yung mga field name sa database. First name. Okay. Middle name. And last name. Gender. So, tingnan niya. Papakita ko muna sa inyo yung normal date natin na hinuhugot sa database. So, will be this date. Birth date. And tapos, upload file yung pangalan ng field name doon sa database. So, refresh yung page. Ito yung ating short date. Kaya pag kinonvert natin siya, tatawagin lang natin yung ating format date variable. So, dito ko siya nalagay. Sorry. Okay. So, para maging June 6, 24. Ayan. So, yun. June 6, 2024. Ngayon, yung ating link dito, ang haba, ano, meron tayong way para ma-shorten yung ating link. Okay? So, gamitin ko lang muna dito is gamit tayo yung 8 tags. Ayan. Para mag-link lang yun. Tapos, target natin na blank. Sa href, kunin natin siya sa upload and then yung ating php. Fine. Okay. So, ayan. Siguro lagyan natin ng class dito na may text dash. Ato, success. Tapos tagyan natin yung decoration ng underline. Ayan. Para pag kinilig ko to, ito yung file na bubuksan sa mga database. Ngayon, ang problem natin medyo mahaba. No? Papaiksiin natin niya. Name na yan. So, una, magkikreate tayo ng file sa loob ng INC folder na ipapangalan ko siguro sa short link sa PHP. Dito, magkikreate tayo ng PHP again. Then, function. Pangalan ko siya siguro sa shorten. Link name. Then, magpapass tayo ng mga parameters variable sa loob ng variable. Variable sa loob ng parameters. Like, plus 15. So, yan. So, if now str len or short for string
string length. Yung bilang yan ng string length. Ang haba ng string. Kunin natin si link name is greater than sa max length na 15. Lagay ko 15. So, ngayon, mag-return tayo return variable substring. Okay. Yung ating string, which is yung link name. Start siyang mag-count sa 0. Then, yung ating max length na minus 3. Then, concatenate natin ng tatlong tuldok. Else naman, kapag hindi siya, ano, i-return lang natin yung variable name. Ganyan na. Then, dito sa information, dadagdag ulit natin siya dito. So, gamit tayong require once. Tawagin natin yung file na yan. Short link.php. Yan. Now, dito sa ating element ngayon, sa ating upload file, ito. Ang gagawin ko na lang dito is tatawagin na lang natin yung function ng short link. So, ang function nun is shortened link name. Then, pasok natin yung variable upload. Yung pangalan niya. Pag i-refresh yung page, dapat i-exe yung pangalan niyan. May error. 81. Good. Yung comma. Ayun. So, nakita nyo, umiksi yung name niya ngayon. Okay. So, yan. Magaya na yung ating function ngayon. So, yun po. Okay. For example, magdadagdag tayo. Lagi ko body boy ay clubbing and gender male birthday niya ganyan insert register copy makikita nyo nagdagdag na tayo ng another records sa page dahil yan is nagdagdag na doon sa ating database page may admin oops sa ating database na body boy. Ayan, makikita nyo. Ayan. So, yun. So, yan muna sa ngayon yung ating retrieve query. And that's it muna. Thank you.